Hello po sa inyong lahat. Narito po muli tayo ngayon upang tumutok sa very prestigious tournament na nagaganap ngayon sa buong mundo. Walang iba kung hindi ang Tata Steel Rapid and Blitz na ginaganap po ngayon sa Kolkata, India. Ayan, so katatapos lang ng first round. So ang i-analyze kagad natin yung laro nila First Fisher Random World Champion Wesley So and World Chess Champion Magnus Carlsen. So ito po ay katulad lang ng super bet na in-analyze natin nung nakaraan. So bago natin tuluyang i-analyze ang game na ito, ay tingnan muna natin kung sino yung mga players na lumalaro doon. Ayan. So ang participants po ay sila World Champion Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura ng USA, Ding Liren ng China, Levon Aronia ng Armenia, Phil Am, and First Fisher Random World Champion Wesley So, Ayan Nepomniachtchi of Russia, Anis Giri ng Netherlands, Vishwanathan Anand ng India, Vidit Gurathi ng India, and Pentala Hari Krishna ng India. So tatlo po yung Indians na pambatong lumalaban doon, hometown nila. Ayan, so ang time control ay kagaya pa rin po nung nakaraan sa Super Bet. Sa Rapid ay mayroong 25 minutes with 10 seconds delay. And sa Blitz naman ay 5 minutes with a 3 seconds delay. Ayan po. So ito po yung kanilang schedule. So sila ay naka GMT plus 5.5. So you can search na lang po sa Google kung para makita nyo po yung diferensya ng time natin sa Pilipinas at sa kanila para maabangan natin yung mga live games. Yan kasi meron pong mga live games na mapapanood dyan. Okay, so yan po yon. So after 3 days Rapid ay Blitz naman. So katulad talaga nung sa Superbet. Okay, so ito naman po yung sa mga upcoming tournaments sa atin para may idea kayo na sasalihan. Okay, meron tayong 2nd Joshua Bulico Memorial Chess Festival Open 4x4 and Kiddies Chess Tournament. Yan po ay sa November 24 na. At yan po ay this coming Sunday sa Alpha Land Food Court Magallanes. So, nakalagay dito ay time of registration ay 8 a.m. So, mas maganda po before 8 a.m. nandun na kayo. Ayan. So, ito po ay open team, apatan at kiddies kung kayo po ay may mga chikiting. Meron din naman tayong, ayan, punta tayo sa Gumaca, Quezon. Gumaca ng Master Chess Tournament, dalawahan, 1900 average rating. Ayan po. As of September 2019, NCP rating ang kanilang basihan. Venue, Flavors Food Park at the Outlets Lima Techno Park, Malvar, Lipa, Batangas. Ayan. So, ano na po kayo? Sali na po kayo. Yan, maganda rin ang mga pa-premium nila. You can post the video na lang po para makita nyo po yung ng mas mainamang details. At meron din namang Women Feeder Master Sherry Joy Lumibao Beltran, Women's Open Feeder Rapid Chess Tournament. Ayan, sa mga all ladies po. Alright, at meron din naman, palaro pa rin ni Women Feeder Master Sherry Joy, Kiddies 14 years old and below FIDE Rapid Chess Tournament. So pagkakataon nyo na pong magkaroon ng FIDE rating. So ito po, sa Rockwell po gaganapin yan. Okay? Ayan. So punta na po tayo ngayon at i-analyze na natin ang napakainit na katatapos lang na first round. Okay. So dito po, alright, Wesley played E4, Magnus played C5, Knight F3, D6, so Sicilian, bakbakan gagad to, D4, CD4, Knight takes D4, Knight F6, Knight C3, A6, ayan, so Nadorf, so definitely, yung resistance po ng gravity ng aggressiveness ito, mataas. H3, ayan, so nakita ko po sa post kanina ni Attorney Orbe, so na-transpose daw sa Igorot attack. Wala po ako masyadong idea sa Igorot attack eh. Nag E5, then Knight B3, Bishop E7, then nag G4. Baka yan yung Igorot attack. Wala pa po akong idea sa Igorot attack. Pero matunog yon kasi sikat sa mga player and then marami nagko-comment sa akin na Coach, i-analyze mo naman yung Igorot attack opening para magkaroon naman ng linaw sa kanila kasi hindi nila maintindihan. Eh ako nga, hindi rin ako gaano familiar sa Igorot attack eh. Siguro ito yon yung G4. Yan ba yon? Siguro lang. Guess ko lang. H6. Ayan, so para ma-prevent po kagad yung early G5 ni Wesley, then nag-Bishop E3, normal development. B5, yan. So para kumounter kagad, preparation din sa Bishop B7, at meron magkaroon kagad ang pressure sa E4 ng White. Then dito nag-A4, binasag kagad ni Wesley yung B5. Ayan, siguro medyo maaga yan. Then B takes A4, kinapture ni Magnus. Ito po yung medyo hindi masyadong popular yung kinakapture yung A4. Usually kasi, pinupush lang yan, B4. Okay, so dito, nag-B takes A4 si Magnus, Rook takes A4. Yung nga lang ang drawback dito, nung kinapture ni Magnus, syempre yung pawn niya sa A6, weak na yan. So pwedeng maging target mamaya.
Then Magnus played Bishop D7, Rook A1, Knight C6. Anyway, ano naman po ito, rapid naman ito. Sa rapid, maraming interesting play. Pwede magpa-quality down, may mga ganong line, tapos intact pa rin naman yung pressure, pwede yun. Kasi rapid eh, hindi naman ganun lubos-lubos na marirefute kasi hindi naman standard time control na talagang napakaraming oras. Alright, dito, pag knight c6, nag-knight d5 si Wesley. So dito, ang ginawa, nag-castling lang, hindi lang pinansin ni Magnus yung knight d5. Then, ayan, nag-knight b6. So, nag-twice move. And consider na opening phase pa lang po ito. Diba sabi, do not move your pieces twice in the opening without a good reason. Pero dito naman po kasi, ang gusto kasi dito, ang good reason dito ni Wesley ay ma-eliminate yung pair of bishop. Yan, kasi ito yung bad bishop eh, ng black. Ito naman yung good. So na-timingan niya, siguro, ginarab na kagad yung advantage na after knight b6, ito po yung nangyari, rook b8, then knight takes d7. Pero dito po, balik tayo sa sandali, meron din namang normal play na Bishop G2. Yeah, yan po ang pinaka-normal play. Bishop G2, then followed with castle. Okay? So, nga lang, gusto niya ma-eliminate na yung isang bishop para wala ng pair of bishop, maiwanan kay Magnus ay yung bad dark square bishop. Then, queen takes D7, Bishop G2. Yan. Then, nag-A5. So, good move din. Kasi ang idea, pinapa-capture na ni Magnus kaysa naman makapture ng libreng-libre, in A5 na lang yan. Na ang idea, hindi pa rin makapture ng freely kasi bitin pa rin naman yung pawn ng white sa B2. Okay po? Then dito, nag-castle. Then, nag-bishop D8. Ayan. So, since nakita ni Magnus na worst yung bishop niya sa E7, so gusto niya i-transfer somewhere on bishop B6. May exchange na yung dark square din ni Wesley. Ayan, so ito, weak tong pawn sa D6, pero syempre po, ang pag-handle kasi ng weakness, hindi hanggang dulo ay aalagaan mo. Pwede mong ibigay na yan. Sacrifice mo na yan, maka-counter ka lang, maka-atake ka lang. Yun po yung tamang pag-handle ng may weak pawn. Okay po? Kasi pag inalagaan hanggang dulo yan, may iipit ka lang dyan, madidelay lang ang mga developments mo. Ayan, so dito po, ang ginawa ni Wesley ay nag-queen F3, interesting. So, kinonek yung rooks, then... Yan, queen F3 para at least magkaroon siya ng idea. Halimbawa, kung mag-bishop B6, meron siya mga hataw na bishop takes H6 para maiwang walang depensa yung knight doon. So, meron siyang simple tactic. Yun po yung idea niya. Bakit siya nag-queen F3? Yan, pero dito po, kung lalagay tayo talaga sa pang-long game na plano, rook A3. Ayan, rook A3 followed with queen D2, then rook F, A1 para at least ma-highlight lang yung weak pawn sa... A5, kumbaga ia-isolate lang, kumbaga aalagaan hanggang sa mahinog. Mahihinugin lang po, ika nga. Okay, so meron din namang knight D2. Yan, kung medyo agresibo ang style, knight D2 naman. Ang idea, pag rook takes B2, knight C4. So may bawi din naman po sa D6. Plus, pag nakuha na yung pawn sa D6, babalikan mamaya yung weak pawn sa A5. Pero hindi pa rin po guaranteed na talagang clear advantage yung white kasi may weakness pa rin sa C2 eh. Eh pag nakuha yung D6, pagpalagay nang nakuha yung pawn sa A5, eh makukuha din naman yung pawn sa C2, tabla-tabla lang. So slightly nang very tiny kasi si Wesley ay may pair of bishop. Iba pa rin po yung espadang magagawa ng pair of bishop. Okay? Ayan, so balik po tayo sa queen F3, interesting move. Then dito ang ginawa ni Magnus ay nag-knight B4. So tinireten yung pawn sa B2. Ayan. Then dito bumalik lang. Obligado, wala pong ibang tira eh. Kasi dito, pagka dinipensahan lang ng rook, hindi pwede. Pwedeng tuluyan niya, capture, and then mabibitin yung knight sa B3. May mga ganun pong simple tactics. Okay, then dito, nag-queen E2 na lang. Hindi tinuloy ni Magnus yung bishop B6 na sana inaasahan ni Wesley. Then dito po, nag-A4. Ayan, so inatake na yung knight sa B3 since depensado na ng queen. Alright, knight C1 force. Walang counterplay, kundi bumalik lang talaga dapat ang tira. Queen C6. C3, neutralize ang agad, knight A6, knight D3. So, kailangan i-activate uli yung worst piece. Yan, so active na uli yung mga pyesa. Bishop B6. Okay, so exchange na. So, dito po, may ginawang interesting move. Okay, so may ginawang interesting move dito si Wesley. Okay, so you can post the video. I-guess nyo po kung anong ginawa ni Wesley ditong pet malu. Ayan, in a count of 5, ay itutuloy ko na po ulit. Start. Okay?
So, dito po ang ginawa ni Wesley ay knight takes e5. Interesting. Yan, hindi naman po siya talaga totally good move. Kasi dito po, pag knight takes e5, d takes e5, then queen takes a6. Ayan. Yun naman po ang idea eh. Then, nag-rook fc8. So, dito, lamang ng isang pawn si Wesley. Tapos, magdadalawang pawn na kasi weak pa nga yung pawn sa a4 ni Magnus eh. Yun nga lang, hindi pa rin ganun ka-sure kasi may possibility rin makuha yung pawn niya sa b2 na kapag bumagsak yung pawn sa b2, makukuha din yung dinidepensahan na c3. Kasi dalawang rook nandyan eh. Equal-equal pa rin, possibility. Yan, idea po kasi ng rook fc8 para madepensahan yung nakapin na queen. Hindi makakagalaw kasi yung bishop sa b6 kapag wala yung rook fc8 eh. Okay, so dito po, ang ginawa ni... Ayan, ang ginawa ni Wesley, nag-bishop takes b6 siya. Yan. Alright, so dito, ito po yung iiwanan ko sa inyong puzzle. Yan, alisin ko muna yung mga colors para hindi kayo malito. Okay, para sa next video natin, ito yung papasagot ko sa inyo. Okay, so, himbis na capturing yung bishop sa b6 na ginawa ni Wesley, ano sa palagay nyo yung very logical, strategic, at may trap din, playable, at least kahit papaano may trap na kasama. Just in case na mag-collapse ang black, eh, may trap siya kahit papaano. So, ano po kaya yung move na yon na much better sa bishop takes b6? Okay? So, babalikan po natin yun at the end of the video para at least ma-recall sa inyo yung puzzle na ito. Comment nyo po below and then sa akin pong next video ay papasadahan natin tong position na to ulit. Right? Okay. So, dito ang ginawa. Balik tayo. Nag-bishop takes b6. Rook takes b6. Nag-queen takes a4. Rook takes b2. Queen takes c6. Rook takes c6. Rook a5. So, tineret yung weak pawn sa e5. Knight d7. Depensa muna. Tineret yung dumidepensa. Rook b7. So, obligadong baba muna. Rook fd1. Patong. Knight f8. Rook takes e5, knight e6, so at least para ma-highlight yung weak f4 square ng white. Rook c1, pero ito po, wala na to eh. Ano na to? Malamang-malamang sa tabla na ito. g5, hg5, hg5, rook f5, rook takes c3, rook takes, then e5. So at last, makakalabas na yung bishop niya sa g2 na napakatagal na binbin at nakatakip. Then nag-rook c4, tineret yung pawn sa g4. So dito po, nag-bishop d5 na si Wesley. Kasi wala na rin siyang ano eh. Kung e-f3, e-f3 niya, baliwala eh. Mababarahan lang, ano po, mababarahan lang yung bishop niya sa g2. Mapapassive eh. Tapos, after, let's say, king g7, king g6, then baka knight f4. Naku, baka makulong, ma-outplace pa yung rook sa f5 niya. Then, ang gagana pa sa kay Magnus yung rook at knight niya. Baka makulong, may possibility ganun eh. Wala pang square yung rook. So, pabalik-balik lang yan. Rook f6, pabalik sa f5. May mga ganun po. So, ginawa dito, very realistic. Nag-bishop d5 na lang. Pinakapture na lang niya kaysa mapassive yung position niya. King h2, rook d4, bishop takes, f takes e6. So, nandito na po tayo ngayon sa advanced endgame knowledge. So, ito po ay rook and pawn. Pero kahit lamang ng pawn ang white ay definitely wala na rin po ano na. Draw is approaching. So, rook takes g5, rook d1, f4, rook d3, king g2, rook a3. So kailangan ma-cut off yung king. Rook g3. Ayan, rook a4, king f3, rook a1. So wala na, world champion yan si Magnus, ang galing niyan sa endgame. King g6, king f3, check. So, hoping na maging f5, matchas sa g5. Nga lang, naging f7. Tapos, rook g2, rook a3 check, king g4, rook a1, rook b2, ayan, rook g1, king f3, rook f1 check, and ano bang ginawa dito? King e3, rook e1 check, king f2, rook a1, rook b8, rook a3, cut off ulit, then rook b6. So, dito po, nag-shake hands sila and tabla na. Wala na kahit lamang na isang pawn, baliwala po yan. Sa rook and pawn, napakaraming drawish pattern. Okay po. Ayan, so maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood ulit. At sana po natutupuli kayo. So i-analyze natin kaagad yung katatapos lang na round number 2. Today po kasi 3 games eh. Tatapusin nila yung 3 games. So inunahan ko kaagad. Sabi ko, agapan ko na. Lagi ako nadidelay eh. Pasensya na po kung napapatagal ako kasi ng pag-upload kasi nabibisi ako.
Kapag ako na busy, ang hirap pong isingit. Oh, pasensya na po. Ayan. So, sana po natuto po kayo. Pagpasensya niyo po ako sa aking mga lapses. Comment niyo na lang po below. Okay, so balikan ko nga po ulit bago ko makalimutan yung puzzle kanina. Ayan, interesting kasi ito para at least meron kayong additional study na pwedeng gawin. Ayan, sa position uli na ito, ano sa palagay nyo yung the best na pwedeng gawin? Mas ano siya, flavorful, mas may kumbaga iba yung hatak ng idea. Compare it sa Bishop Takes Basics na ginawa ni Wesley. Kasi pag Bishop Takes Basics, simplified kagad lahat eh. Wala na, pangitan na kagad eh. Kita na kagad yung datingan ng position eh. Okay po. Ayan, so habang nag-iisip kayo sa position na to, ay shoutout muna tayo. Ayan. Ito po yung mga pending shoutouts ko noong nakaraan. Binabati natin sila Sitchon Family, Danny Labadlabad ng Rosario Cavite, Gian Kyle D. Sitchon, Gerald Pera ng Dagupan City, Gaming John Roblox ng Lingayen, Pangasinan, Nimrod Liparanon, Kosher Principe, John Ray Principe, Brian Salvador, John Aaron Canulias, Jacob Mojica ng Alfonso Cavite, Edsel Avilino, Sammy Gaymad, Willy Totero Verdadero, Ruding Sese, Bakokang, Rolly Ontok, James Apostol, Rich Ryan Camillion, Mark Kendrick Reyes ng Paumbong Bulacan, Dean Michael Lozana, Iyo Boy Gonzalez ng Riyadh, Luisito Borquillo, Errol Macoy, JV Adahar, Jayop Kansad, Raymart Fresnillo, Emil Jan Rosales, Jerry Clarence Macaraeg, and John Vincent Suwayan ng Batangas. Ayan, so yung iba po ay sa next video na po. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa channel na ito. Muli po itong inyong lingkod, International Master Roderick Nava. At God willing po ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.